So what is up guys, welcome to Exotic Crawlers, and this is Exotic Crawlers from Exotic Crawlers channel. And so for today's vlog is i-discuss natin ngayon kung ano yung mga basic needs ng ating mga tarantula. And so kung nagbabalak ka naman mag-alaga ng tarantula, no, you must watch this. So without any further ado, let's go. So, una sa lahat guys, is itong enclosure. Enclosure with vent hole. 3 or 4 times yung size ng tarantula yung enclosure, kagaya nito. Pwede ito pang sling hanggang sa mag 1.5 inch sila, hanggang sa mag 1.5 inch sila bago nyo sila iriyo sa ibang enclosure na mas malaki kagaya nito. So, make sure guys na di gaano kalaki para sa kanila para di sila mahirapan mag-hunt ng kanilang prey pag magpapakain ka. So, pangalawa is ang cockpit for substrate. Mas better kung dry substrate para ikaw na lang mag-mist at para ikaw yung may control sa humidity ng alaga mo. Depende. Ito guys is di siya gaano ka-dry. Medyo moist siya pero all goods pa rin. With mix na pala to guys. May ano na to, may sphagnum moss. Yeah guys, explain ko sa inyo para saan yung sphagnum moss. So, ang pangatlo guys is sphagnum moss. Yun ay wala na ako. Oh, naubusan na ako pero siguro meron ako dyan. May picture siguro dyan somewhere else sa screen. Pop up lang yan dyan. Basta dyan. Yan, dyan. So, sphagnum moss para mag-hold ng humidity. So, pang-apat guys is ang ating feeders. Yan. Madaming klaseng feeders guys. Madaming klaseng feeders guys. Nandiyan na yung ang mga Blatta lateralis. Kagaya nito. Blatta lateralis. Superworms. Wait lang ko lang sa worms ko. Superworms. Yan. Tapos, may mga meron pa isa nun eh. Yung Blaptica dubia. Which is wala ako dun, so nandyan lang din yun sa somewhere else, basta nandyan sa screen. So, diet. Same na sila ng diet. Same na sila ng diet guys. Nandyan, same na sila na pinapakain ko, like pwede sila pakainin ng kalabasa, patatas, carrots, at mga putas or kahit ano ba dyan. Basta yung mga matutubig na prutas ganun. So, yun. Diretso agad tayo guys sa pang lima. What? Teka lang. 1, 2, 3, 4. O nga, dito tayo sa pang lima. So, ang pang lima natin guys is ang pinaka-importante sa lahat. Ito ay ang tweezer. Yan. Tweezer, ito importante ito sa lahat para iwas accident or iwas kagat ka sa mga tarantula mo. Like, ginagamit namin to para pangkuha ng mga feeders sa para di rin namin kinakuha yung mga kung ano yung mga kunin namin sa loob ng enclosure ng tarantula. So ito guys, mura lang to guys, mga makikita nyo ito sa mga nasa mga pet shop ganun, mga nasa 150 yun siguro to ngayon, basta yun. So ang pang-anim natin guys is ang squeeze bottle or spray bottle. So ito yung ginagamit ko guys. So ito guys, squeeze bottle, spray bottle. Ito guys, ano na to, DIY sa perfume. So dapat kung magwa-water ka sa kanila or mag-mimis ka sa kanila, lalo na sa mga slings, sa isang side lang ng enclosure para makapili sila kung gusto ba nila sa medyo humid na lugar o sa dry na lugar. So ito guys, ito ginagamit ko pag sling, tapos ito naman yung ginagamit ko sa pang mga malala pang juvenile ko na tarantula. So may isa pa dito yung squeeze button, basta nandyan pa rin sa screen, maybe dito yan siguro or dito. Yun yung ginagamit nila eh, pag wala ka ito kasi medyo mato. Nabili ko to 200 eh. So yun. So last guys, make sure to prepare a money kasi
Hindi po mura ang hagi na to, although may mga makikita kayong mga murang tarantula lalo na ngayon. Nagsibagsakan yung presyo ng tarantula gawa ng sobrang breeding. Kaya yun, nagsibagsakan ng mga... So guys, dito na tayo nagtatapos. Always remember guys na say no to irresponsible tarantula crossbreeding and hybridization. And always remember the word HOTANA. Handling of tarantula is not advisable. So ulit, dito na tayo nagtatapos. Exotic crawler, peace and out.